So shout out po tayo dyan sa mga mahilig magluto na naman dyan. Tayo pa ay magluluto na simpleng upo. So lagyan po natin ng konting twist sa lahat ng hindi pa nagkaka-twist. So hindi po tayo gagamit ng alamang, meron po tayo ditong halige ng alinyasag. So bawang, sibuyas, nagmaraming kamatis at ang ating upo. At syempre, match na match siya na may pritong tilapia. Tara, mabilis lang to para sa mga taong mahal mo. Shout out! So ayun na nga sa mga mahilig dyan kumain, bubuksan na po natin ang ating dalawang kalan. Ay! Nakalimutan po natin yan. Buksan ang ating gasol. Buksan na po natin ang ating maiwagang kalan para mabilis, di ba? Dalawang putahe, ayan na po ang ating panggisa at ang ating pinritong, pampritong tilapia. So ayan po, initin lamang po natin siya ng bahagya, mga kaibigan, mga kapatid. Bahagya lamang. So, inuuna ko po kasi ang sibuyas. So ayan na po. Isa lamang po natin at para tayo po ay masayang kumain. Ano daw yun? Habang dito po sa kabila, ilagyan po natin ng konting asin. Sikreto po yan para di dumikat ang ating isda. Kahit konti ang inyong ilalagay na mantika. So, ayan ang yaho. So, pagka ano ng bahagya ng konti ng ating sibuyas, ay ilagay na po natin ang ating bawang. Naku, simpleng-simple ito. Naku, may sinabi yung simple, yung pa yung masarap talaga. So, igisa-gisa lang po natin yan, halo-halo, sa mga mahilig po dun sa mga mix-mix. Dito nyo po maiin tayo ang inyong pag-mix-mix. So ayan na, mahilig na ang ating mantika sa kabila. Mga konti pa para paniguradong hindi didikit ang ating isda. Ayan at medyo bahagya ng mag-brown ang ating bawang. Oh, diba? Na natin ilagay ang ating kamatis. Ituin po natin mabuti ang ating kamatis. Ayun na nga, diba? Kailangan kumatas yung pinaka-juice ng kamatis. So, di habang dito sa kabila ay mainit lang ating mantika, pwede na po natin ilagay ang ating isda. Mayayain niyo po yung paliktarin pag medyo nawala na po yung tunog-tunog niya. Ganun. Habang dito po sa kabila, habang inyo pong ginigisa ang inyong kamatis, ilagyan na po natin siya ng bahagya ng kating po. Bahagya lamang po. Ang bango niyan, pag nilagay niyo. Shout out tayo dyan sa mga lahat ng mahilig sa gulay at isda. So this is no meat challenge ulit, mga kaibigan.
ba ang ating kamatis ay naluto na at huwag niyo pong susunugin pa. Lagyan po natin siya ng konting gore. At ayun po, hinaan niyo ng konti ang inyong apoy sa inyong isla. Hinaan lang po natin. Ayan po, huwag niyo muna po siyang babalik ka rin. Kasi tunog na tunog pa ang ating isla. Ayan po, lutuin lang po natin siya ng todo-todo, sabi nga nila. So, ayan na nga mga kaibigan, sumulo na ang ating binagdag na tubig. So, atin na pong ilagay ang ating upo. Upo para sa mga hindi nag-oopong bata dyan. Sabi nga nga ng bata pa ako. Kumain ka daw ng upo para ikaw ay matutong mag-opo at mas maging magalak. So, on the other side, ang ating piniprintong crispy tilapia. Ito po ay kabali-baliktad na po at malutong na ang ating other side. Ang hirap mag-video ng binabaliktad. So, ayan po. Baliktarin lamang po natin siya, mga kaibigan. So, ayan ang ating halu-haluin ng konti lamang po para maglasa yung pinakaginisang kamatis sa ilalim. At sa kabila po ay nabaliktad na po natin ang ating tilapia. Oh, diba? Shout out to everyone. Magkuluhunan, bilis mo maluto yan, ang upo. Ay ito ang magiging pinakasikretong malupit niya ng ating aliginang alunasag. Ayan. So, lagyan naman muna natin siya ng isang kutsara. Lagyan lang natin siya ng konting ajerin, granules, konti lamang po. At ilagay ang ating mahiwagang sine. Diba? Para mga konting manggat na agad kahit wala siguro ang hangin ay kakagat na rin. Shout out po sa lahat. So ito na nga ang ating tilapia ay pwede po natin. Pwede ba? Perfect combination. Saan ka pa? Sabi nila. Oh.